I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Sampai
na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus, muli po magandang hapon sa iyo, Ama. Sa oras na ito, Ama, muli po namin na hinihingi ang malakas mong kapangyarihan. Ibaba mo muli, Panginoong Jesus, sa buhay ng lingkod mo, O God. Kung paano, Lord, na matagumpay ang gawain mo kanina, Panginoon, mas dakila ang gagawin mo sa oras na ito, Father God. Kaya, Father God, nag-i-expect ang bawat isa na patuloy, Lord, na maramdaman nila ang kabutihan mo, Panginoon. Ang kadakilaan mo at ang kapangyarihan mo, O God, patuloy mong ibuhos ang malakas mong kapangyarihan sa buhay ng lingkod mo sa hapon na ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na ang bawat isang dumalo, Panginoon, sa oras na ito, alam namin na sila po ay napagpala, Panginoon. At higit na mapagpapala sila sa hapon na ito, Panginoon. At alam namin, Lord, na hindi ang tao ang pinuntahan nila sa oras na ito, kundi ikaw, Panginoong Jesus, sa buhay ng lingkod mo, O God. Salamat po sa buhay niya, Panginoon. At patuloy, Lord, na gamitin mo na mightily effectively ang kanyang buhay, Panginoon. At alam namin, Lord, na patuloy mo siyang i-bless, Panginoon. At ang bawat isang narito sa oras na ito, Panginoon, patuloy, Lord God, na gagawa ka ng dakila sa mga buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, God, sa oras na ito. At muli, Lord, na ikaw ay aming pupurihin, sasambahin, at dadakilain, O God. Hindi po namin hahayaan, Lord, na hindi namin matanggap ang iyong mga pagpapala sa oras na ito, Panginoon, kundi nag-i-expect ang bawat isa na dakila ka, O Diyos, sa mga buhay nila. Salamat po, Panginoon, at lalong-lalo na, O God, sa iyong lingkod na gagamitin muli sa hapon na ito, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay at sa kanyang mga mahal sa buhay, O God. At patuloy mo, Lord, na i-bless ang kanilang mga buhay at patuloy na pagpalain, O God. Maraming salamat po sa hapon na ito, O God. At sa iyo lang po namin ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen at amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ay makakaupo sa panal na presensya ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Amen. Wala naman tao. Wala naman sumasagot. Palakpakan natin ang malakas sa Lord. Jesus. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Oh, praise the Lord. Amen. At yung mga iba ay lumapit po rito. Kung magagawa po natin lumapit. Kung ano man, kung ayaw nyo sa gitna, kahit kumilip po tayo, basta malapit-lapit lang po tayo. Saglit tayo tumayo at humingi tayo sa banal na Espiritu na awat na baag mong pagmuli ay kausapin tayo ng Panginoon. At kapag nahanap na ninyo yung magandang upuan, huwag na po tayo mga Christian, stay kung saan tayo ang nais sa atin. O Panginoong Diyos, we admit the fact that apart from thee, we can do nothing. But with you, O God, we can do great and mighty things. My God, is not by our might nor by our power, but only by your Spirit. So Holy Spirit, our dear God, move in your own special way. Glorify your name, O Lord. Sapagkat ang gawain ito, ikaw lamang mong tinataas. At ang gawain namin ngayon ay hindi isang aksidente lamang. Hindi plinano, dinali. You are the author of this service, Lord. You have ordained this service, God. And every sacrifice and every suffering is by God na aming ibinibigay sa iyo will never be in vain sapagkat magpapalain nyo kami sa parasobra pa. Salamat po Diyos ang marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, dahil natin mga kapo, palakpakan natin ng malakas Lord. Malakas na malakas para kay Lord. Hallelujah.
At sabigaw tayo ng malakas na hallelujah! Hallelujah! Amen. Buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng Juan 12, versikulo 1 hanggang 8. Hindi natin pwedeng putulin kaagad ng ating gawain sapagkat yung marami kararating nga lang eh. Namin po ba? Sabi ko yung marami nga po kararating lang eh. May tawa pa ho pa dito. Bakit ba kasi ngayon lang kayo dumating? Meron pa namang kahapon. Bakit di kayo, I mean, nakahapon? Kahapon pala, tama ba kahapon? O ba't di kayo dumating? Ngayon lang kayo dumating. John chapter 12, beginning verse 1 hanggang verse 8. Yeah. Nakita na po ba ninyo mga minamahal? Ang tao pa po ba rito? Pag request pa ninyo na ituloy ko ba ito ang kinabukasan pagbibigyan ko ngayon? Amen. Amen! Kaya lang, naisip natin yung gano'n eh, no? Itutuloy na lang natin doon sa Metro Manila kasi naisip na natin yun. John chapter 12, beginning verse 1. After verse 8. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard. Pakasabi, pure nard. An expensive perfume. Pakasabi, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put in. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have with me. Habang sa Jesucristo ay nakaupo, nakasandig, nakasali, ay si Mary ng Bethany, marami kasi Mary sa Biblia eh. May Mary Magdalene, may Mary na hinirang ni Jesus, naging nanay niya, sa lamang just for the meantime. There are so many Mary in the Bible. In fact, yung mga pangalan nila, halos pare-parehas lang yan eh. Pero si Mary ng Bethany, kaya nga kung tawagin si Jesus eh, Jesus of Nazareth. Nang hindi niya abili yun eh, or Jesus the Nazareth, ibig sabihin, he grew up in the place of Nazareth. Ito po ba? Nakikinig po ba tayo? Yeah. So si Mary ng Bethany, ng oras na iyon, ay habang nakaupo si Jesus, no? She took advantage na si Jesus ay nagpapahinga. Amen. She took advantage na si Jesus ay walang ginagawa. She took advantage na si Jesus ay hindi crowded ng maraming tao. She took advantage na si Jesus ay nasa kanilang tahanan that time. She is capitalizing yung mga pagkakataong yun. Amen po ba? And this time, she wants to express, pakisabi express, her love for Jesus. You know, there are so many ways to express our love to our loved ones. And there are so many ways to express our love to Jesus. Amin mo ba? Di ba maraming paraan para ipadama natin pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay? Maraming paraan para ating ipadama ang ating pagmamahal sa Diyos. Tama mo ba? Pero ang kaparaanan ni Maria ng Bethany
ay ang isang mamahaling pabango. Pakisabi, mamahaling pabango. Yan. Gaano ba kamahal yung pabangong ito? Amin po ba? Gaano kamahal? Yan. Yung pabango ko ay hindi mo murahin yan. Mamahalin yung pabango. Marami akong pabango ay halos hindi mo naman binibili. Binibigay lang ng mga kapatid. Pakisabi, binibigay. Bagamat mabango na ako, gusto pa nila akong bumango. Kasi kung magkaminsan, marami akong naiiyak ang pagkatapos ng gawain at marami rin talaga akong naiiyak. Amin po ba? Yan. Lalo na yung gustong magpayakap. At kahit ayong magpayakap, naiiyakap ko. Amin po ba? Lalo na yung clock sa akin at gusto mong maging clock sa akin. Lalo na yung matatanda. Nakagaya ko. Nagkayakap ko talaga yan. Amin po ba? Yan. Gaano ba kamahal o gaano ba kahalaga kay Maria yung perfume na ito? Tingnan po natin sa John chapter 12 verse 5 ba? Yan, 300 denaryo. Nung mga panahon yun, itong halagang ito, ilang buwan bang sahod ito? Opo. Ano pong nakalagay po sa inyong Biblia? Ano pong nakalagay? Bakit ganyan-tigin nyo sa akin? Ang sabi po ng verse 5, yung binanggit po na halaga ay isang taong sahod. Pakisabi, isang taong. Sinong sumasahod dito ng 1,000 in a day? Yung iba, more than pa. No? Kaya napapailing kayo, sisim, sabi niyo. So, in a week, magkano ang sahod ninyo? Or in 15 days, magkano ang sahod ninyo? Or in 1 month, magkano ang sahod ninyo? Magkano ba ang minimum in a day? 500 minimum? Yes. Yes, kung 500 ang minimum, magkano in a month? Magkano in a month? 15,000. 15,000. 15,000 times 12 ba? Amin mo ba? May tao pa ho ba rito? So magkano yun? 180,000. So yung halaga ng perfume ay isang taong sahod. Meron pa lang ganun? May tao pa ho ba rito? Meron pa lang ganun? Eh, yung bag ni Sharon Cuneta, 2.9 million eh. Bag lang yun. Yes. Maglang yung 2.9 million. Eh, yung bahay na yun eh. Magpalang ni Sharon Cuneta yun. Louis Vuitton. Diba? Chanel. O ano pa pong mga brand. Tao pa pong ba rito? Sapatos. Ang mahal-mahal, inaapakan lang. Medyas kamahal-mahal, inaapakan lang. Diba? Marami pagka mahal-mahal, inaapakan lang. Mahal-mahal ng muebles, mahal-mahal ng tactiles, inaapakan lang. Diba? So napakaraming pagka mahal-mahal na mga bagay o gamit. At ito pong si Mary ng Bethany, ang mabangong ibinuhos niya kay Jesus, ay nagkakahalaga ng isang taong sahod. Amen. May tao pa ho ba rito? May tao pa ho ba rito? Sinang tumatanggap ng allowance? Taas ang kamay. Alam mo lang ang tinatanggap na allowance? Walang nagbibigay sa inyo? Sino nagtatrabaho? Taas ang kamay. Alam mo lang eh. Isa lang. Sino tumatanggap ng pension? So it means meron tayong tinatanggap. Kinarabaho natin, pension natin, allowance natin o minagbigay sa atin. Tama? Okay. Kung bibilangin mo yan sa loob ng isang taon, magkano yan? Yung allowance mo, yung pension mo, yung tinatanggap mo, magkano yan? Hello? So yung isang taong halaga ng sahod, ito yung ibinigay ni Mary kay Jesus. Tao pa ko ba ito? Naunawaan ko ba ninyo ako?
Bakit kaya hindi nang hinayang si Mary? Kayo po ang sumagot, bakit hindi nang hinayang si Mary? Sapagkat mahal niya si Lord. That is the true reason. Yun talaga ang pinaka-reason. There are so many reasons, no? Why Mary of Bethany ay binigay niya ang ganong kalaking halaga. Pero ang pinaka-importante talaga higit sila ay mahal niya si Jesus. May tao pa kong marito. You know, you can give without love, but you cannot love without giving. Tandaan natin yan. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya inalaman ang pag-ibig ninyo sa sangkatauhan. Ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Kristo. Kung pangansin naman na sa kanya yung manampalataya, hindi na mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang. Ano pong sabing gano'n ni Judas Iscariote na nagkalulo kay Jesus Kristo? Sabi niya, sayang. Pakisabi, sayang. Gano'n naman palagi. Pag may magbibigay sa Panginoon, sayang. Pag may magpupultime, sayang. Pag may hahayo, sayang. Lahat ng gagawin para sa Panginoon, sayang. Amen. Kaya kung tayo nakakarinig na sayang, sayang yung oras mo para kay Lord, sayang yung pera mo para kay Lord, sayang pinag-aralan mo para kay Lord, sayang yung tinapos mo para kay Lord, binibigay mo para kay Lord, sayang yan. Marami pang dapat na gawin mo, marami pang dapat paggastusan, marami ka pang dapat na sinasuin, intindihin at puntahan. At yun ang sabi ni Judas Iscariote, sayang. Sayang yan at ang dapat pa nga, ano sabi niya, ibigay na lang natin sa mahihirap yan. Ang sabi, ibigay sa mahihirap. May tao pa hong barito. Sayang. Gusto kong sabihin sa ating lahat, hindi ko nagputo pa kakahaba-haba pa. May mga magkakit kasi may mga tao gusto mong nagmamadali. May mga laging nagmamadali at gustong muwi, gustong mag-iwahin mo lang, gustong tapusin ang gawain ng Panginoon. Yan ang mga hindi nakakasama sa rapture sa totoo lang. Kami totoo. I tell you. Oh, yan yun eh. Yan yung pagdating sa kalangitan, gawain ng Panginoon, laging minamadali. Yan yung gawain ng Panginoon, kinukuntian eh. Hindi lahat dinadalaman eh. Yan yung di mga nakakasama sa radyo. Amin po ba? At idagdag mo ba, yan yung kulang sa pagmamahal kayo. Totoo. Maraming gustong pagkaabalahan. Maraming kinakatakutan, maraming kinakakabahan. Maraming maaalis, maraming mamamula. Sayang ang kita, etcetera, etcetera. Sayang ang oras. Sayang ang sandali, sayang ang panahon. Sayang yung papanuurin, sayang yung itatext. Sayang yung inigawan. Yung sasagutin, puro sayang. Puro sayang. At yan ang din sinasabi rin ni Judas, sayang. What a place. Tao pa mo ba rito? Alam niyo sa buhay natin, maraming ganyan eh. Kasabihin sa atin, sayang, sayang, sayang. At ang sabing ganoon ni Judas, pakinggan niyo maigi. Sana, gamitin na lang natin yan sa mga mahihirap. Ikaw ang pagbumarito. And listen very carefully. Hindi ko na po ito papakahaba-habaan pa. Apat na oras na lang. And then, tumawa kayo. 3.5. Hindi, joke lang. Tapos na po ito. We're almost done. At tigdagan pa rin. Praise God. Oo nga po eh. Kaya di ba alam mo, I will return. Like MacArthur. A long, long time ago, nakarating ako ng Gimba. Because a girl, a woman ay nakapakinig sa ating programa. Ito ang sabi ng Panginoon.
At ang babaeng yun, ang alam ko, pinagalit sa skin allergy. Ganda ko nagkakamali. At sumulat, nagpatotoo, pinagaling ng Lord. At patuloy na nakinig, at nakit mag-communicate. Nagbigay ng offering. Nagpapadala regularly, 500. Walang tigil yun. Masabay nung tapes pa yung pinadala ko sa kanya. At dumating ang time, it's time to go to Kimba. Nagsimula tayo sa Narbakan. Inihanda mo yung krusada sa Narbakan. At ang sabi sa akin, mag-ingat po kayo dahil maraming magkukulang. Maraming no permanent address. I don't know how true it is. Kinasa namin yung plaza for two nights. Miracle at healing crusade. At hindi naman tayo nabigo. Amen. Maraming nalitas at maraming nagaling ng mga. Ako po ang nag-plant ng church sa Gimba. Ako. But since na ako'y umiikot sa iba't ibang lugar, tinalaga ko sila pastor na bandit, pastor na kay kapalit. Pero ang plano na pala ng Diyos, hindi lang sa Narbakan, mas malaki pa at mas malawak pa. Amen! Dito po sa Narbakan. At nagpatuloy po sila Pastor Michael, nagpatuloy po sila Pastor Rabanji, at kung sino-sinong pinadala Narbakan, at dito po sa Bacalhau. Pero ako po'y naiinip na. Masyado tayong natatagalan. Babalik ako ng Gimba, itatayo natin ang mas malaki. Ako po ang nagpalaki ng Gimba. Nakikinig po po ba tayo? Para naalala ko rin, isang babae ang nakapakinig na ito ang sabi ng Panginoon, unrevived. But she's praying, Lord, send a man of God in my family, in this place, kabiyan. Nakikinig siya, hindi iba pinapakinggan niya, pero the Lord needs him, needs her, na makapakinig sa program natin. Ito ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, iba ito. Then dumalo sa main church. Pagkatapos, nagkanda ka po sa may conference sa may Santaan na Pampanga, dumalo pa rin siya. Tinuro ko siyang ganun, pagturo ko sa kanya, talsik siya. Baliktad. Hindi ko siya nilihan, hindi ko siya hinipan, tinuro ko lang siya. Pagturo ko sa kanya, tumalimbong siya. Nagiginig ko. Do you want to see the kind of power? Itaapang ko ba rito? Amen! Tinuro ko lang sa Pastor Rabanji, tumalimbo. Sa ginama niya, inasikaso niya kaagad yung pamilya niya. Punta po kayo rito. Travel ako from Manila to Hacienda Concepcion. Nagsimula kami sa family nila. Hanggang lumaki ng lumaki. Amin po ba? So nakatayo na yung church doon, ipipinis na lang. Amen! Ito, mahirap itong i-finish kasi hindi mo pala sigurado kung ito na ka. Kaya siguraduhin natin kung saan talaga. Amen. At i-finish natin. Amen. Pero higit sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo, ang pera ay gamitin natin sa massive evangelization ng buong mundo. Amen. At natin masyado ito sa tabi yung pera. Ito pa ho ba rito? Pag pinagatago natin magkatago yan, mahal na dami yan. Siguro gusto mo talaga ng dumami. Huwag mo na itapit. Itanim mo. Itanim mo. Diba? Mama mo nga. Magiging puno yan. Lalo mo sa 1,000. Ay, hiling pa ho po tayo. Tapos nag-conduct ho tayo ng crusade sa may plaza ng Kabiyaw na Agaysiya. Ako po ang nag-plant ng Kabiyaw. At pagkatapos mo nun, in-announce natin yung krusada. May mga nagpunta from San Luis, Pampanga. I do not know how many hours ang kanilang travel.
Meron palang isang babae noon, may mayoma. 2 years nang may bukol ang kanyang ovary. Hindi naman makapagpa-opera kasi ang asamo niya driver lang. At hindi lang driver ng sa taxi, may iba pang dinadrive. At para ma-confirm niya, hinigil niya yung second opinion ng isang pang hospital. At parehas ng findings, you need an operation. Maliit lang naman na halaga, pero para sa kanya na taxi driver ng asawa at meron pang dinadrive na iba. Paano nila mababayaran yung operation? And from San Luis, Pampanga, they went to Kabyang Nagaisiha, nagpa-pre-order sa akin. Pinatunga ko naman ang kamay at nilay hands at pinag-pray. And miraculously, yung ovary niya, nawala! Ang sabi ko, nawala! Yung bukol sa belly niya, nawala! Nagpa-check up siya, wala talaga! At ang sabi ng doktor, paano nangyari yun? E may bukol ka, operahan ka, bakit lumabog? Amen! Mga pulang na kakakita, mga pigil na karerinig, mga pilay lumalakad, mga pipil na kapasenta, mga inaalian ng masamang istatoy, lumalaya! Ito ang kapangyarihan ng mga apostol! Sabihin yung ating tawag, yung ating calling. Hindi na! The manifestation of our apostle ay nagaganap. May tao pa ho ba rito? Amen! Ang panatandaan ng pagiging apostol ay nakikita at nakiyari at nagaganap. Paano ka makakapagpakita ng bulag? Paano ka makakapagparinig ng bigi, ng pipi, mga salita, mga pilay, makalakad? Paano mga bukol na inilulubog kung hindi ka totoong likod na Diyos? Yes! Ito na ako pa rito. Hindi po, kiminsan na lang ako tumating sa bawat lugar ay hindi na ako nag-blend yan. Ako nag-blend yan. Ako nag-blend ang iba. Nagawa yun dito. Ito na ako pa rito. Ako rin ang nagpalapalaki nito at nagpapalaki nito. Amen! Kasama sila, kasama kayo lahat. Hindi lang ako nag-iisa, hindi ako si Cory. Hindi lang ako si Lino. But Apostle Paul says, as a wise master builder, I laid the foundation. Tinagay ko ang fundasyon. May tao pa ko ba rito? Matawan ng Tanawan, Batangas. Isang nanay ang umiiyak. Bakit po kayong umiiyak? Sayang po, hindi nakasama yung anak ko. Anong problema ng anak ninyo? Mayroon kayo niya. Umiiyak siya. Akin na po yung panyo niyo. Nilihans ko. Patong niyo sa anak niyo. Baguhin niyo ng bahay. Pagpatong ng panyo sa katawan ng anak, tanggal ang lumaymiya. Victoria Laguna pala yun. Pumunta ako ng Tanawan, Batangas. Isang babae ang kanyang katawan. Punong-puno ng pasa. Anong problem? Sakit po sa dugo. Incurable. Gusto ko pa naman pong sana maglagot sa Diyos. Gusto ko pa sana magparami. Kaya napagin po yung kutis ko. Nilihans ko siya. Pinagaling ng Diyos, nagpapahamin na. Tao pa ko na dito. Kaya huwag tayong nagmamadali. Tapusin natin, anong oras matatapos, may pupuntahan pa, may bakat pa, etc. Yung mabuti pa nga yung umaakat ng bundok, nagpapahingi. Yung mga kumukuha ng ano, aghimat. Eh, mabuti pa nga yung mga nagpapasa ng kurs, nagpapahingi. Pagpigil na marami mga born-again Christian. Mahal na araw ng at lahat-lahat, init-init lang ka ng panahon, pagkita pa rin ang gusto. May gulay.
Tao ba over dito? Wala na pahinga. Hindi tayo magpahinga. Amen. Magpahinga natin yung lahat ng mga sarili natin. Ano kung gusto natin? Puro pa rin punta rito, punta rin. Pagkita ng pera, pagkita, etc. etc. Actually, kulang pa ka ito eh. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kulang pa ito. Naimbitahan ako sa isang youth fellowship, youth meeting. Hindi sila, actually, nagkataon lang yun, pero I believe, hindi nagkataon yun, totoo talaga yun eh. Habang kami kumakain sa isang restaurant, napatingin sa akin yung asama ng likod ng Diyos. Duro ka sa'yo. Kaya ba yun? Ganito. Okay. Tapos kinasa ko yung buong pamilya. At yung tayo na ngayon. Hindi nila alam ako, isa ako sa Espiria. May tao pa rumor dito. So, mabuti nila. Tingnan nyo ito. Ako ganyan ito. Mabuti nila yung mga tao dito, nakakaintindi ng lingkod ng Diyos. Dahil alam nila yung inimbitahan nila yung lingkod ng Diyos, ang ibinigay sa aming botelo, malaki. At merong hati, upang sa ganun magkaroon ako ng separation, makapag-pray ako at makalungkot sa Panginoon. Sa yung hotel ay malaki. Pagkatapos namin, si Manny Pacquiao naman ang gumamit. Hinati ko yung hotel. Dito sila, dito ako. Isang malaki hotel, pero may ganun pa, may hati pa. Tulog na sila, gising ako. Nananalangin, nakalungkot sa Panginoon. Matagal kong pinaghandaan, nagayon ako. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, kung totoo, lingkod ako ngayon sa totoo na, ibaba mo ang kapangyarihan mo sa araw na ako'y magpuno. Then, dumating na yung kawain ng magandang yutang na iyon. Speaker 1, speaker 2, etc., etc. Nako po ako. Biglang lumapit na yung coordinator. Pastor Ricky, kayo na po bukas. Narinig ni Pastor Ricky. Siya speaker bukas. Oh, ang bilis naman, sabi niya. Ano ba team niyo? Nakumigil mo. Dahil hindi naman ako ang main speaker, at isa lang naman ako sa speaker, at totoo, hindi ako sanay sa ganong turo-turo na katarambot eh. Pinagbigyan ko sila. Dahil tinawag na ako at pinakilala ako. Pagtayo ko ng harapan, nagkwento lang ako, nagbiro lang ako. At nang sinabi ko, NINO! Nagbagsakan. Itaro pa ko. Nagbagsakan. Nag-iakan, naghahagol ko lang. Nataka pa ko pa rito. Ang nangyari, natapos ang gawain. Yung mga sumusunod na speaker, mukhang bibig na ako. Lingkod na nanyos ang tawag sa akin. Natapos ako ba rito? Kada gawa, ang dami na sumusunod, dami na nagpapasayaw ni. Nagpapasayaw tayo sa'yo. Marami na rin nag-aabot. Sabi ko, mahirap ito. Baka mahati ko church nila. Tao pa ko ba rito? Sunod na yun kang kaya inimitahan niya. Araw-araw ka na matutulong. Sabi nila, nagutom na unga. Amin mo ba? Araw-araw. Sabi nila, wag, marami yung magsiselos. Tao pa ko ba rito? So ang ginawa mo nila, sinimplihan mo nila, in Jesus' name, amen, namalas na ako. Sabi ni Diyos, pa, bakit ka naman? Ang bilis naman at hindi ka nag-flow. Pag sinabi mo lang, let it flow, tansi ka na yun eh. Bakit? Hindi ako na.
May tao pa ho ba rito? Amen. Do you want to see the apostolic anointing? Amen. Do you want to see the power of the Tama na Apostle? Amen. Iba yung pag-apostol ko sa iba. Maraming pagkakaiba ko sa kanila. At kahit saan mo daanin, mas magandang liyari ako kaya sa kanila. Anak, nagbibiro lang po ako. Pero yun ang biro to po. Masaya-saya lang. Ano biro kasi ako talaga. Para hindi kayo makatulog. Hindi ako masama sa mag-produce center. It means you have a destiny in Jesus Christ. Nilagay yung title ko eh. A prophet and an apostle. May nakabasa. Sabi ko. Ang ligat nito? Propeta at apostol? Sabi ko. Kailangan patunayan mo. Sabi ko. At ang hinamong ko yung komunikasyon. Do you want to see an apostolic anointing? Yes! Sabi nila. Nalino! Pagano ko nagbagsakan o bababak. And on this section, Lalo! Sabi nila, more! Meron pang bukas, more. Sabi. Kaya yung 3 days pa rin, sabi nyo mag-aaral. Tapos ang daming nagpatutuwo. Mga tatlo siguro, simula unang tumayo kayo, may puti na nakabalo sa inyo. Panay ang pikit ko, hindi talaga umaalis. Ang akala ko, ako lang ang nakakita. Tatlo pala kami. May tao pa ko ba rito? Nung dumating si Jesus Christ at pinanganak sa Samsaban, siya ang Diyos ang nagkatawang tao. Pero Samsaban lang ang kanyang nilagyan. Pinanganakan bakit? Jesus Christ is a humble man. Pero iba siya. Hindi siya ordinaryo. At dahil hindi siya ordinaryo, listen to me. Ang mga mago, hindi sila hari. Hindi Melchior, Gaspar at Baltasar, hindi. Hindi rin malaman kung ilan sila, hindi sinabi ng Biblia. Probably from Iran. Ang dating na a Persia. From the east, nag-travel sila. At ano ang kanilang layunin? Nakikinig ba mo tayo rito? Para sakbayin si Jesus. Matthew chapter 2, verse 1 to 11. Ano ang naging guide nila? The star of Jesus. Hindi ang star na nakikita sa langit. It is not also a nova, the exploding star. It is the star of Jesus na minsan lang nag-appear at hindi na muli pag nag-appear. Nakikinig pa ba tayo? And come, and at pagdating nila sa bahay, verse 9, ang galak-galak nila. Naroon si Mary, naroon si Joseph. Bahay na ito, hindi na sa Samsaman. Tapos na yung Samsaman eh. Bahay na. Anong ginawa ng mga mago? Sila ay sumamba kanino? Jesus. Kay Mary? Hindi. Kay Jose? Hindi. Kay Jesus. Wala kang makikita sa Biblia na sinamba si Mary. At hindi nagpapasamba si Mary. Si Mary ay tao lang ang nanamatay at pagkatapos ay patay. Hindi nagbangon si Mary sa mga patay at nag-ascend sa heaven. Nakikinig ba ho ba tayo? Si Jesus lang at namatay, nagbangon sa patay, at pumasok na kalakita. Si Jesus lang. At anong ginawa ng mga marong ito? Naglabas na mga ginto, kamanyang at mira. Ano ang halaga ng ginto? Alam natin niya. Alam na nila kapatid natin. Baka makatulog po kayo. Alam din natin. Sige. Masyadong malamig. Baka makatulog kayo. Sa mga minamahal, alam natin ang halaga ng ginto. Ay yung kamanyang at mira. Hindi natin alam ang halaga. Pero nung mga panahon yun, magkakasing halaga sila. Nakikinig pa kung ba tayo? Mula sa malayong lugar,
at malayo ang kanilang lakbayin at meron din namang mga magnanakaw na nanganganib ang kanilang kabuhayan o ang kanilang sarili, ang kanilang buhay, pero sa kabila ng lahat, nagpunta pa rin kay Jesus at inaalay ang mga mamahalin. Amen. Ang tanong ko po sa inyo, bakit sila naglakbay ng pagkalayo-layo at bakit nila inaalay kay Jesus ang mga mamahalin bagay? Anong sagot niyo? Anong sagot ninyo? Walang sama sagot. Dito, anong sagot ninyo? Ha? Bilang papuri kay Jesus. Kayo, hindi kayo sama sagot. Ikaw, napatalo ko ba? Anong dahilan? Ha? Oo, ito na. Sa panagin niyo, bakit inialay nila kay Jesus yung ganong mamahalin bagay, ganito kaman niya kapira. Bakit? Mahal nila sila. Sinasamba nila sila. Unang mahal nila sila. Sinasamba at pinapuri nila sila. At higit sa lahat, dahil si Lord ay si Lord. Amen. He is the creator of all things. Siya ang creator ng lahat ng bagay. Naalala ba ninyo nung si Jesus Cristo ay merong linen cloth? At yung linen cloth na ito ay kinuha sa kanya ng mga persecutor niya. Ang gagawin nila sa linen cloth, ahatiin nila sana. Pero hindi nila hinati. Alam niyo kung bakit? Kasi mamahalin po yun. Amen. Sino kaya ang nagbigay? At kung mamahalin yun, bakit? Bakit binigay kay Jesus yung mamahalin? Bakit hindi nilang binigay kay Jesus yung katsa? O kaya sako? Kaya, itawa ko ba nito? Amin po ba? Sa Lucas chapter 8, tingnan natin. Lucas chapter 8. Verse 1 hanggang verse 3. Nakita na po ninyo? Luke 8:1 hanggang verse 3. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits. And this is his Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had come out, Joanna, the wife of Chusa, the manager of Herod's household, Susana, and many others. Nakikinig pa po ba tayo? Gusto kong maging eye-opener ninyo itong lahat. Nung si Jesus Cristo ay nagpupunta from one place to another, ang kasama niya ay ang 12 apostoles lamang. Tama? Mali! Ang sabi ng Biblia, kasabay ng 12 apostoles, meron pa siyang mga babaeng kasama. Amen! Amen! Huwag nating pigilan ang mga babaeng naglilingkod sa Diyos. At ang mga babaeng gustong maglilingkod sa Diyos, huwag nating pigilan. Amen! Nakawa pa mo ba? At huwag nating pipigilan ang mga babae nagpapastong. Naalala ko doon sa may Kandama, Pampanga, meron isang lalaki patay na ngayon. Kaya namatay kasi makulit eh. Sabi niya, ayoko umatin dyan. Pastora babae. Wala naman sa Bible yan na pastora babae. Siya yung wala sa Bible. Yung sinasabi niya, wala sa Bible. Kinausap ko siya. Itong sabi ko sa kanya, okay, brad, ayaw mo sa pastora na babae? O sige, ikaw ang magpastor. Palitan mo. May tao pa ko pa rito. Ayaw naman. Minsan yun ang problema natin. Aral tayo ng aral sa nakatayo. Pero ayaw mo naman palitan yung nakatayo. If you are not satisfied sa nakatayo, then replace him. Replace him. Be the one. Amen. Ikaw na rito.
Ito ang narito. Eh, ayaw mo pala. Hindi mo pala nagugustuhan ang style pa. Ang malakad, ang eyebrow, ang lipstick. Hindi mo pala nagugustuhan ng ano. Eh, di ikaw ang pumalit. May tao pa, Humberto, kung talaga ikaw tinayo ng Diyos yan, di pagpalaan ka na, Lord, pag hindi ka tinayo ng Lord, nagaya ng isang napatay, patay na kayo. Pagkita ninyo, tumawa kayo. Ano, gusto pa ninyo? Ay, tayo nyo, nakipilitan kayo. Gusto talaga ninyo. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Alam niyo kung sino yung mga kasama ni Jesus Cristo? Alam niyo kung sino? Ito yung mga babaeng pinagaling ng Diyos. Pinagpala ng Diyos. Ginawa ng Diyos ng himala. Sila yung mga babaeng in return. Gusto nilang magpasalamat sa Panginoon namin. Gusto rin nilang ialay ang buhay nila sa Diyos. Aanihin namin ang aming kayamanan. Aanihin namin ang masarap na pagkain, ang masarap na tulugan, at masarap na tirahan. Aanihin namin na kami humihika sa milyong-milyon. Kung hindi naman kami nakapaglilingkod sa Diyos, aanihin namin yan. Sila yung mga babae willing to sacrifice, willing to give their lives to Jesus. We will go with you. Handa silang mag-travel from one place to another. May tao pang umar dito. Handa sila. Kasama sila ni Jesus. Habang nangangaral si Jesus, kasama ang 12 alaga. Ganon din ang mga babae nito kasama ni Jesus. Kumahayag. Pagpalaay kayo ng Diyos, babae kayo o lalaki, huwag lang naklatong mo. Humayo kayo, amen? Bata o matanda, humayo kayo. Hindi ko sinabing abusuhin ninyo ang katawan nyo, pero humayo ko kayo. Magpahinga kayo kung kinakailangan. Pero humayo kayo ng humayo. Tingnan ninyo ang lamang alimitasyon ninyo, pero humayo kayo ng humayo. At humayo ng humayo, palayo ng palayo, amen. Hindi para mamasyal, kundi para maglipot at magkaroon ng kalma. Ang pamamasyal, huli na lang yan. Sa bawat lugar, sa bawat bansang pupuntahan mo, pamamasyal, huli na lang yan. Pero ang priority natin is to evangelize the Jesus. Amen. At ang mga babae nito kasama ni Jesus. Ang totoo lang, ang mga babae matitiman sa totoo lang. Minsan sa church, mas marami ang attending na babae kaysa sa lalaki, tama? Minsan, mas maraming committed babae kaysa lalaki, tama? Totoo. At mas maraming magaling manalangin mag-ayuno babae kaysa lalaki, tama? At ang laging namong problema, hindi lang babae, lalaki, tama? Lalaki ako, pero yun ang totoo. Sa mga nakita ko talaga, marami talaga babae, ibang klase. Hindi ko naman minamaliit ang mga lalaki, pero pag ang lalaki ay nagbigay ng buhay ng malalim sa Panginoon, iba talaga ang lalaki. Lalo na kung tunay na lalaki. Pero iba ang mga babae, kasi ang mga babae, mapagpasensya yan, mapagtiis, at kaya niyang magbata ng 9 months para lang magkaroon ng alibagong buhay. Ganyan ang mga babae. Kaya sa Yesu Cristo, kung mapapansin ninyo, mga babae ang kasama niyang nagliling. Kaya mga babae, huwag mo nang muna maghanap ng kasintahan. Huwag muna kayong magpahanap. Kung nahanap na kayo, alaalanay lang muna. Paglilipod muna sa Panginoon. Huwag ubusin ang oras katiteks. Kami Facebook. Basta maraming bagay, ipaglipod ang buhay sa Panginoon namin. Itong mga babae, ito yung pinaglilipod ang buhay sa Panginoon. And take note, hindi po sila mga single.
meron din pong mga may asawa. Amen? Kaya qualified po, kisingle ko may asawa, divorsyado o biyuta. Divorsyado o biyuta. Anan po. O matandang dalaga. Pwede. Patuloy na dumalo ng dumalo at matrain. Patuloy na dumating sa mga disciples sa training at matrain. Amen po ba? Ganun po. Paano po ako lumalim? Basa ng Bible everyday. Pray ng pray everyday. Tanong ng tanong. Lumalim. Ganun lang naman ang pagpapalalim. Amen po ba? Hindi nyo alam, maraming lingkod na Diyos. Minimit ako. Para magtanong sa akin, magpa-cancel sa akin at humingi ng confirmation. Totoo po yan. Alam po yan ng marami. Lalo na yung mga alalay ng mga lingkod ng Diyos. At ang lagi nila sinasabi, kaya po ang laging takbuhan ng lingkod ng Diyos. Oo naman. Kanino ba sila pupunta? Sa pamit. E tama pa po ba? Lagi tayong nagbababala at mag-warning sa kanila. At para sabihin sa kanila kanilang dapat na maging direksyon. Amen po ba? Ituloy po natin ang pagbasa Lucas chapter 8, verse 3. Verse 2. And also some women who had been cured of evil spirits and diseases, Mary called Magdalene, from whom seven demons had come out. Joanna, the wife of Cusa or Chusa, di may asawa, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping. Pakibasa nga po yung verse 3. Sino pong may Bible dyan? Gusto ko yung may Bible, basahin. Kahit na Tagalog, kahit na English. Sino, panakala kong biro, sino po yung may dalang Bible dyan? Wala po bang may dalang Bible po dyan? Wala po? Hindi, tanatanong ko po. Yan, sige. Verse 3, pakibasa mo, Sister Delore. Yan, yun yung mga unang mga ambit natin eh. Pero may mga pastora na. Verse 3, Sister Delore. Si Juan ang asawa ni Cusa, matiwala ni Herodes. Sana at maraming pang iba. Tuloy, verse 3. Ang ari-arian nila ay itinustos nila sa pagkailangan ni Jesus at ang kanyang mga. Ano yung tinutustos? Ano po yung tinutustos? Ano po yung tinutustos? Ari-arian! Hindi mo pariya-pariya! Ari-arian! Wala na mga tao po rito, hinapan ang palakpak, mulagat na mulagat. Maganda po yung mga pariya-pariyang binibigay sa Panginoon. Pero hindi lang po nakasulat sa Biblia ang mga pariya-pariya. Ang sabi po ng Biblia, ang kanilang ari-arian ay tinutustos sa Panginoon. Ano bang meron kang ari-arian? Tinutustos mo, ipagamit mo sa Panginoon. Ano bang ari-arian meron ka? Washing machine, ipagamit mo. Electric dryer, ipagamit mo. Sasakyan, ipagamit mo. Tricycle, motor, kahit na ano yan, ipagamit mo. Ano mang ari-arian, ipagamit mo sa Diyos. Yeah. Nasa Bible po ba yun? Kaya nga hindi ako nagbasa eh. Baka sabihin ninyo, inuugtog po kayo eh. Pakibasa mga uli, Sister Dolora. Baka para sa iyo yan. At para sa atin ding lahat. Verse 3. Si Juan ang asawa ni Cusa. Katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang kari-arihan nila ay itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alaga. Ari-arihan? Grabe. May tao pa ko ba rito? Hindi sinabi ang kanilang bariya-bariya. Ang kanilang mga tingi-tingit, mga tinga-tinga. Tinga ko. Tirang oras. Uubusin sa paglalabay, tirang oras sa paglilikod. Uubusin yung maraming pera sa maraming bagay, yung tira para sa Panginoon. Hindi ho ganun. Ang sabi ng Biblia, yung kanilang properties, yung kanilang ari-arian, pinagtustos nila kay Jesus sa pangalaga. Ito pa ho ba rito? Madali lang po may vandalize ang buong mundo. At ang signs and wonders and miracles ay mangyari at maganap. Kung ang mga Kristiyano noong unang panahon ay tutularan ng mga Kristiyano ngayon, amen. Matapos na ikaw ay gumaling, mapalaya, maligtas, tumanggap ng kagalingan at himala. Ano man ang magandang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos, walang bayad yan. But in return, no, showing gratitude and expressing our love for God. Diba, ipaglipod mo kung ano meron ka.
Ikaw po ako rito. Amen. Ano po kung nasa ko? Sagawa, Sister Dolor, pakibasa mo nga sa ikalawang Korinto 8:1-5. Tagalog, ang ganda niyan eh. Mas maganda ikaw magbasa, siguro para sa iyo yan. At para din sa ating last. 2 Corinthians, ikalawang Korinto 8:1-5. Sige. At dito na ako magbabakas. Sana. Sana. No, dito na ako magbabakas talaga. Ito. 2 Corinthians 8:1-5. Basa mo, Sister Dolor. Hindi pong ipalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pagdating ng Diyos sa mga iglesia sa... Siguro bigay kaya natin ng mikropono. Eh, sige, hindi ka abot. Hindi, dito ka, Sister Dolor, dito ka. Dating naman, dito ka naman talaga eh. Dating mga awit natin yan, worship leader natin yan, pero nagbabalik, pastora na. Yeah, sige, basa mo, Sister Dolor. Ayos ka, hallelujah. Sige. Pwede namin mag-selfie dito eh. Sige, sa 2 Corinthians 8:1-5, basa mo, ha? Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan. Dumanas sa matinding? Kahirapan. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Mahigpit ang mabigat na pagsubok sa kanila. Dumating ang kahirapan eh, tuloy. At sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila. At bukas ang palad na sa pagbibigay. Ayun, narinig ninyo? Sa kabila ng kahirapan, anong ginawa nila? Na malimos. Bukas palad. Bukas palad saan? Bukas ang palad sa pagbibigay. Pagbibigay. Itaba ko pa rito. Sa kabila ng kahirapan, matinding pagsubok na kanilang naranasan, bukas palad pa rin sa pagbibigay. Eh, nung bagyong binaha kami. Ang dami nasira sa amin. Pero naiisip ko paano makakatulong. At ang sabi ko sa mga anak, yung mga laruan natin, nilaraan yun yan, pwede ba ipanagay ko yan sa mga labaha? Upo, mapasin yung pamitay mo. Pero kung tutuusin, ang daming nasira sa amin. Ang daming naapektan sa amin, mga libro namin, sira-sira. Kami mismo binaha. Pero naiisip ko yung pagtulong. At ang pahumba nito. At ang sinasabi ko, oo, naapektuhan kami. Pero mas marami pang... At ang sinasabi ko, oo, naapektuhan kami. Pero mas marami pang naapektuhan, hindi sa amin eh. Sa kabila ng kahirapan, dumanas sila matinding pagsubok ang ginaanan nila. Pero sa kabila ng lahat, bukas palad pa rin sa pagkakataon. Pakisabi, bukas palad. Ang tanong ngayon ko, eh may hirap naman sila. Bakit nagkaroon pa sila? Pwede bang awatin natin sila? Pwede. Pero kung gusto pa rin nilang magkaloob, hindi mo na maaakat yan. Gusto nila eh. At ang totoo lang, kung bakit maraming hindi nakakaalis sa kahirapan, kuribot. Ang taong kuribot, Proverbs 11:24-25, nagdarapin. Proverbs 11:24-25. But a generous man, the Bible says, will prosper. Proverbs 11:24-25. Idagdag pa natin yung Lucas 21. Pakibasa mo nga yung Lucas 21. Yan, Lucas 21. Yan si Pastora Lucas 21. Yan, Lucas 21. Yan si Pastora Lucas. Love is love the year the second time around, no? Love is love the year the second time around. Medyo inumaglo nagsisimula tayo sa kapyo, hindi naman tayo ganito eh, no? Medyo nagbago na rin yung natin, nabutin na rin yung mga buhok natin, no? Pero sa kabanalan ng lahat, yung kagandahan natin, hindi naman wala, no? Nagning-ning pa, no? Sige, Lucas 21:1. Pababa. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lagayan nito. Sa templo, nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 pusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat sapagkat bahagi lang ng din na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit, ibinigay ng balong iyon na dukhang-duka ang buo niyang ikabubuhay. Sipin mo, 2 pusing lang, pero bless si Jesus kaysa sa mayayaman. Kasi yung mga binibigay ng mga mayayaman, sobra na lang nila. Matapos lang magbigay ng maraming pera, ito sobra, bigay mo. Sobra na lang.
Pero iba yung babae ng balong. Amen. Buong ikabubuhay niya, ibibigay niya. Isang babae, isang bata, gumawa siya ng piggy bank. Lagi niya nilalit yan pagdating ng birthday niya. Bibili siya ng favorite dress niya. At napuno na yung piggy bank, malapit na yung birthday niya. This is a true story. Dumating ang time na nawagan ng pastor ng gawain para sa mission. Ang ginawa ng batang babae iyon na piggy bank ay para sa kanya. Bibili yung paborito niyang dress. Inabot niya kay pastor yung piggy bank. E tao pa po ba? Pastor, ilagipunan ko po yan eh. Pambili ko po sana yan ng paborito kong dress malapit na yung birthday ko. Pero narinig ko po yung panawagan niya. Pupunta ng mission. Hindi na po. May tao pang umar ito. Naalala ko po, umuho pa tayo sa Umawang Church. Pagkatapos po ay naka-attend ako ng gawain sa Broadway Center. Sabi na isang lingkod ng Diyos, pamunta ako ng India patapos po ito. Gusto nyo bang magkaloob mapunta ng India? Alam niyo yung pambayad dati sa pumasada sa church, binigay ko ng lahat sa kanya. Sige, gamitin mo na yan para sa inyo. Eh, pari-pari pambayad na po pa natin. Sobra ba ang binalik ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, sobra ba ang binalik ng Diyos? Pag tinanim mo ang pera sa ang bini sa matamang lupa, ibabalik ng Diyos yan sa porsyempa. Bakit ang mga tao ito hindi naging kuripo? Pag parang sa Diyos, sabi mo siyang kuriputin. At ang sabi ni Judas Iscariote, isang pag-aaksaya, hindi mo pag-aaksaya para sa Diyos. Nagmula sa kanya, para sa kanya. At ibabalik ng Diyos yan sa persona. At ang sabi ni Judas, ibigay na lang sana man sa mahihirap. Tingin mo kayo sa akin. Ibigay ninyo ang para sa asawa ninyo, sa anak ninyo, magulang ninyo, kapatid ninyo. Ibigay niyo yung para sa pag-aaral ninyo. Amen. Pero yung isa lahat, ibigay niyo para sa Diyos. Amin po ba? At ang sabi ni Jesus, wag mo siyang pigilan. Merong nakalaan para sa mga mahihirap. Pero hayaan mo yung nakalaan sa akin ay maibigay para sa akin. Amen. May tao pa po ba rito? Sa mga minamahal, ang babaeng ito, isang mamahaling perfume ang binigay niya. At isang taong sahod ang halaga nito. And let me close with these words. Ang perfume na mamahaling is intended for her wedding day. And she's willing na hindi na magpakasal. And she's willing na kung sakaling magpapakasal siya, mumurahing perfume na lang o wala na siyang mamahal. Dahil ang pinakamahalaga sa lahat, bago siya mamatay, ay nakapag-alay siya ng the best para kayo. Bata yung heads, please, and bless your eyes. Nobody moving around, please. Huwag mong kakausapin ng kalimad ka ng likod at harapan. Maikli lang ang buhay. Ang sabi ko mo, hindi mo ko kayo pulihin. Tingin po kayo pong lahat, tingin mo kong tumingin. Wala pong gagalaw, wala pong kikilos, wala pong magsisiya. Wala pong kakalagot, wala pong kakausapin ng sino pa ma. Life is short. Hindi natin alam kung kailan ka mawawala. Don't waste it, use it for God. At ikaw ay tatanong, ikaw naman ang tatanungin ko. Ikaw naman ang tatanungin ko. Bago ka mamatay, o bago matapos ang buhay mo, o bago dumating ang second coming of Christ in church, ano ang offering mong the best para sa Panginoon? Oh!
lahat ay nakayam at nakatingin. Kinakausap, tinatanong ka ng Diyos. Kailan pa ibigay ang buhay lakas sa Kanya na ibigay sa'yo ng buhay na magas. Ang pangalan niya matang kailan tatanggap dumadaan ang pagkakataon. Pinapasuko sa iyo ng Diyos. Ano ang mga bisyon kasalanan dapat mong iwanan? At ang tanong, kailan mo gagawin ito para sa Diyos? Come on. Talk to yourself. Do not sleep, but talk to yourself. Huwag kang matulog. Tapos kausapin mo ang sarili mo. Saan mo gustong gamitin ang lakas mo, ang ari-ariin mo, ang salami mo, saan mo gustong gamitin niya? Ang tinapos mo, ang pinag-aralan mo, ang talino mo, saan mo gustong gamitin niya? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuhaan ba kayo, siya'y patikuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Kung meron gustong mag-alay ng buhay sa Panginoon, pwede na pong lumuhod sa harapan. Huwag lang tumayo, lumuhod. Pwede na pong lumuhod sa harapan at lumuhod. Sige po, kung meron gusto mag-aalay ng buhay ng dami sa Panginoon, pwede na po tumakbo sa harapan at lumuhod sa Panginoon. At sabihin, all out na ako para sa iyo. All for Jesus. Maraming suggestion ng sarili ko. Maraming suggestion ng paligid ko. Para gamitin ko ang buhay ko, ang salati ko, ang ari-arian ko, ang tinapos ng talento ko, ang dunong ko, kung saan sana kung kani-kanino. But this time, I will give it to Jesus. I will give it from the Lord. Galing sa Kanya, mula sa Kanya, para sa Kanya. Sa Kanya na ibigay sa iyo ng buhay na at kung ang araw mo mensaheng ito, ikisa lahat para sa akin. Ano ang mensaheng ito, ikisa lahat para sa pamilya mo.
Alam mo, higit sa lahat ang mensaheng ito ay para sa mga kasama ko sa main church. Nakasama ko ngayon. At higit sa lahat, ang mensaheng ito ay para sa mga leader ng Kingdom of Jesus Fellowship kasama ng mga friends. At para sa ating lahat, rise siya. I love you.
Lord. Pagkalis ko sa mama ka sa akin, di ka mabibig ko. Kahit ang lahat at tinabi ko, tinago niyo, ipatagal niya sa akin lahat yan, hindi yan masasayang. Alam ko kung saan pinagkagamitin. At ipabalik sa inyo yan, ng Diyos yan, sabra-sabra. Pag-alala ay lahat ng inyong sacrifisyon.
sawawa niya ng kabuluhan. Para yan kay Jesus. So, Jesus! Lord Jesus! The King of Kings and the Lord of Lords. Dahil hindi yung offer po namin itong lahat sa iyo, tanggapin po ninyo. And Father, I pray, that's your people. It's not me who will tax them, but you, oh God. I pray for Jesus to come to this place now. Through your Holy Spirit. For the glory of your name, oh Father. That's your people I pray.
Dalhin mo ang eskwelahan mo kay Jesus. Dalhin mo ang campus mo kay Jesus. Ang school mo kay Jesus. Ang academy mo kay Jesus. Ang university mo kay Jesus. And let them know that Jesus is Lord God and Savior. Halika, Pastor Michael, tsaka sa Pastor Rabat, ilapit kayo dito sa harapan. And as you come forward, gawin nyo lahat ng ginagawang ako. Huwag nyo lang tapatan, lampasan pa ninyo. Talunin pa ninyo ako kung gusto ninyo. Isa lang huwag nyo gagawin. Aminin nyo meron kayong Spirit ng Father at usang kayong nagmula. And continue to prepare my way sa buhay ng marami. Sa iba't ibang lugar, iba't ibang dagong, ang iba't ibang bansa. And the battle is not ours, but of God. So I release to you now a new and a fresh anointing. You will receive fresh revelation from the Lord. A new wisdom and a new power I release unto you, saith God. Kung meron pa akong gustong lumapit dito, tulungan ako mag-prophesy, welcome na welcome sa kanila. Isang mataas muling paghakbang, Pastor Vanshi. Isang mas mataas muling pananampalataya ang hinihingi ng Panginoon. Ito ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Humakbang ka, aking anak. Punong-puno ng katagumpayan. Punong-puno ng aking kapangyarihan. Sa paghakbang mong ito, tagumpay ay nasa iyo na. Hawak mo na ito, ang sabi ng Panginoon. At hindi na ito mawawala pa sa iyo, ang sabi ng Diyos. Sapagkat ikaw ay aking anak na pinili ko sa huling kapanahunan. Ikaw ay tagapagsalita ko ng aking mga salita, ang sabi ng Diyos. Ang pangangaral ng lingkod ko'y pangangaral mo din, ang sabi ng Panginoon. Kaya naman humayo ka sa isang mas mataas pa. Tumayo ka sa isang mas matatagpang pagkakatayo, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang marami pang kaluluwa ay hahapon sa iyo, ang sabi ng Diyos. Mayayaman sila, ang sabi ng Panginoon, at hahakutin mo silang lahat, ang sabi ng Diyos. Hawiin mo sa iyong kaisipan ang karunungan. Ang karunungan ng tao, sapagkat karunungan ko ang inilalagay ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Huwag mong sasabihin kulang ka at kulang ang iyong kaisipan. Huwag mong sasabihin kulang ang iyong karunungan at kaalaman. Sapagkat sa akin magmumula ang lahat ng itong sabi ng Panginoon. Huwag mong sasabihin at huwag ilalabas ng iyong mga labi na hindi mo kaya. Sapagkat kaya mo yan, ang sabi ng Diyos. Sapagkat ako ang kasama mo. At ako ang noon pa ay sumama na sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Ako ang noon pang nagpatagumpay sa buhay mo. Ako ang noon pang nagpatagumpay sa ministeryong ibinigay ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Kaya huwag mong iiwasan ang lahat ng bagay na aking nagagawa, ang sabi ng Diyos. Huwag mo itong ibibigay sa iba, sapagkat sa iyo ko ito ipinamamahala, ang sabi ng Panginoon. Noon ko ba sinabi sa iyo na pamahalaan ng iba ang dati mong pinamahalaan, ang sabi ng Panginoon. Ngayon na ang katuparan nito, sapagkat iiwanan mo sila. Iiwanan mo ang maraming ministeryo ang ipinagkatiwala ko sa iyo, sapagkat mas malaking ministeryo ang ibinibigay ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Sa akin, nagdagumpay na ako, ang sabi ng Panginoon. Wala nang laban na susuungin ka pa, sapagkat hinawi ko na ang lahat ng iyong daraanan, ang sabi ng Diyos. Katagumpayan na ang nasa iyo, ang sabi ng Panginoon. Tagumpay ka na, aking anak, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat matapang ka at patuloy kitang pinatatapang, ang sabi ng Diyos. Sumayo ang aking kapangyarihan. Sumayo ang lahat ng mga salitang nais kong ipahayag sa iyo. Sumayo ang lahat ng pangangaral na nais kong ipahayag mo sa marami, ang sabi ng Diyos. Huwag kang magambala ng ano paman. Huwag kang maabala sa ano paman, ang sabi ng Diyos. Huwag kang mag-worry, ang sabi ng Diyos, sa lahat ng bagay na iyong iiwanan, sapagkat ako ang mamamahala sa kanila.
Panginoon. Sino man ang iyong atangan, sino man ang iyong atasan, ang sabi ng Diyos, lalagyan ko siya ng kapangyarihang inilagay ko sa iyo noon, ang sabi ng Panginoon. Ibinibigay ko sa kanya ang kapangyarihan, ang anointing na ibinigay ko sa iyo noon, ang sabi ng Diyos. Ngunit sa iyo'y mas mataas na, ang sabi ng Panginoon. At humanda ka, aking anak, sapagkat sa pagtaas mo, sa pagkakataong ito, bubulusok ka. Paitaas, ang sabi ng Panginoon. Kasabay nito ang maraming pagpapala, ang sabi ng Diyos. Pastor Michael, ang sabi ng Panginoon, tumatag ka pa, ang sabi ng Lord. Ang sabi ng Diyos, pinatatatag ka niya, ang sabi ng Panginoon, at patuloy kong ang kalooban mo ay patuloy kong pinalalakas, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat marami ka pang susuungin, marami ka pang daraan ng paglaban, ang sabi ng Panginoon. Ngunit ang lahat ng ito'y malalakasan mo. Maraming salita ng taong maririnig mo pa, ang sabi ng Panginoon. Ngunit patutunayan kong ako ang Diyos sa buhay mo, ang sabi ng Diyos. Ako ang Diyos na tumawag sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Kaya naman sa akin ka magtiwala, ang sabi ng Lord. Purabasyan, darabakan, darabasyan, giriribayayahan, darabasyan, darabakan. Ang mga salita ng tao ay salita lamang nila. Sa akin ka maniwala, sa akin ka magtiwala, ang sabi ng Diyos. Salita ko ang iyong pagkatiwalaan, ang sabi ng Panginoon. Huwag kang titingin sa kanila, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng humaharang at humahadlang ay hahawiin ko sa iyong daraan, ang sabi ng Panginoon. Kalooban ko ang gawin mo. Kalooban ko ang naisin mo pang mas malalim mong magampanan, ang sabi ng Diyos. At kapag kalooban ko ang iyong ginagampanan, ang lahat ng taong haharang sa iyo ay aalisin ko. Hahawiin ko sila at hindi ko sila pagbabagiin. Magbabagiin ka sa lahat ng laban na iyong susuungan, ang sabi ng Panginoon. Nakipan mo lamang ng patuloy na pananampalataya at patuloy na pagpapakumbaba sa aking harapan ang iyong paglilingkod, ang sabi ng Panginoon. Kurabasyan, darabaka, darabasyan, kiribiyayahan, darabaka. Kumausap ka ba ng marami pang tao, mas marami pang suporta, mas marami pang pinansyal na suporta ang ipasok mo sa iglesyang ito, ang sabi ng Diyos. Sapagkat sa pagpasok mo ng mga taong ito at ng mga susuportang ito, patuloy kitang ibibless, ang sabi ng Panginoon. At patuloy kong ilalagay sa iyo ang mataas na anointing, ang sabi ng Panginoon. Patuloy kitang itataas sa maraming taong ito, ang sabi ng Panginoon. Ipapakilala pa kita sa mas marami pa, ang sabi ng Diyos. Sapagkat ang nais ko sa buhay mo ay magampanan mo ang tawag na ito, ang sabi ng Panginoon. Tumawag ng marami pang taga-suporta, ang sabi ng Diyos. Mas marami pa at mas higit na bukas ang kanilang mga puso, ang sabi ng Panginoon. Pumunta ka sa kanila, bukas na sila, ang sabi ng Panginoon. Bukas na sila at handa na silang tumulong, ang sabi ng Diyos. Ikaw na lamang ang hinihintay ko. Ngunit sa pagpasok mo sa mga taong ito, nakipan mo ng punong-puno ng pananampalataya ang iyong buhay, ang sabi ng Diyos. Mag-ayuno ka at patuloy na ang pag-aayuno mo ay para sa lingkod ko, sa ministeryo niya, sa sambayan at sa buong KOJF, ang sabi ng Panginoon. Ilakip mo rito ang pag-aayuno mo sa mas marami pang taong pupuntahan mo na susuporta sa iglesia nito, ang sabi ng Panginoon. Nakikita ko ang puso mo, ang sabi ng Diyos. Nakikita ko ang alab. Nakikita ko ang nais mo. Nakikita ko ang kasabikan mo na mapaglingkuran ako, ang sabi ng Diyos. At patuloy ng init at alab na ito ay tataasan ko pa. Walang makakaharang sa'yo. Walang makakahadlang sa'yo. Wala ang makakapagpatigil sa'yo, sabi ng Diyos. Sapagkat ako ang Diyos na kumikilos sa buhay mo. Ang lahat ng ito'y patatahimikin ko. Ang lahat na naharang sa'yo ay haharangan ko, ang sabi ng Diyos. Gawin mo ang nais ko sa buhay mo. Gampanan mo ang tawag mo, ang sabi ng Diyos. Ilagay mo sa balanse ang iyong buhay, ang sabi ng Panginoon. At gaganap ako sa isang mas malalim pang pagganap, ang sabi ng Diyos. Korobash kiriribiyayahan, darabash yan, darabaka. Patuloy
langit ang pinagpapala ang sabi ng Panginoon. At sa pagpapalang ito, inilalagay ko sa iyong puso, sa iyong buhay, ang init at alab, ang kanaisan na patuloy na sumuporta ang sabi ng Diyos, na patuloy na tumulong ang sabi ng Panginoon. Hindi ng kataon na bukas ang iyong palad, sapagkat ako ang nagbukas nito, ang sabi ng Diyos. Ako ang nagbukas ng lahat ng pintuan. Ako ang nagbukas ng lahat ng bintana para sa iyo. At ibinubukas ko ang iyong puso, ang iyong palad at ang iyong buong buhay. Binubukas ko rin ang iyong sambayan, ang sabi ng Panginoon. Ibinubukas ko ito ng mas matindi. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa aking mga pangako. Hindi ito magkakamali. At ito'y itutuparin ko sa buhay mo, ang sabi ng Panginoon. Sumayo ang aking kapangyarihan sa lahat ng pupuntahan mong lugar. Lahat sila ay hahakunin mo, ang sabi ng Panginoon. Lahat sila ay dadalhin mo sa aking panan, ang sabi ng Panginoon. Dalhin mo ang aking kapangyarihan. Dalhin mo ang aking anointing, ang sabi ng Panginoon. So, Father, let it go. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, Son of the Living God, let that fresh anointing come upon her. The fresh wisdom, the fresh knowledge, the fresh revelation, the fresh power, and the fresh strength that comes from you, God, in Jesus' name, Lord, Son of the Living God. So let it flow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Ramashanta, Ramashanta. Shikumulubu, Shikarama, Shikaramashanta. Pag-alagyan natin yung mga offering mat, offering bucket para sa mga huling dumating yung kakararating God. At kahit na kanina pa kayo dumating, but if you want to give more, so para din po ito sa inyo. Sige po, ilagay po natin yung mga offering bucket at ipaipon po natin para po sa mga dalit at dumating na gustong makahabol sa pagpapala. At para sa inyo naman sa kanina pa at kahapon pa, pero wants to give more. Hapdi-hapdi nga lang eh. Na ginawa ang pangangaral dito ay sige po, makakambali kayo sa inyong mga buwan. Napagpala po ba kayo? Sige talaga nakapag napagpala sa asang kamay. So pray and fast for me and my family and the kingdom of Jesus fellowship. And those who bless the true man of God will be blessed by God. Amen? At pagkatapos natin makapag-take ng offering dyan, bumalik tayo. Amin po ba? Baka meron silang gustong iabot sa akin. Amen? Kung meron, tabi mo sa katabi mo kung meron. At kung sa kasaraling hindi nyo dala, pwede nyo kunin sa mga tahanan. Okay, pahabol po ninyo. Amen? Ito, walang sumasagot. Tabi mo sa katabi mo kung meron. Hindi kung wala ha, kung meron. At sabi mo, meron talaga. Yeah, sige po. Yeah, ba, itatak natin. Or, I mean, kurit din na kung saan dapat tinigaya. Then, paikutin natin blessing for the man of God. Amen? Ito ang pahong pa rito, sabi ko nga sa inyo, kahit yung mga huling offering ko na yan, yung mga lahat ng offering nyo na yan, kahit yung mga nakatago nyo, ipadala nyo lahat sa akin yan. Alam ko kung saan magagamitin yan eh. At sabihin mo sa katabi mo, ipabalik na Diyos yan sobra-sobra pa. Sabihin mo, lakasan mo.
Amen. Sige, huwag lang kayo maghingi ng offering for the man of God. Dito ang puntahan dito mga to. Ingat nyo rin ito. Nalahin nyo muna dyan. Lahat, pati ito sa mga nasa loob ng kubo, labas ng kubo. Lahat sila puntahan nyo. Yan. Sige po. Tabi po natin. Tabi po natin. Sige, meron pa gusto mag-preach. Meron pa gusto si prayer. Meron pa gusto. Sige po. Eh, paikutin natin ang paikutin. For the man of God. Sabi ko nga sa niya, exclusive for the man of God. Kung meron pa gusto ipahabol, iparating, ipahabot. Go. At kung sakasakal na din naman, sabi ko sa niya, lahat ng nilipot niyo eh, mula kahapon, pati mga nakatago niya, ilabas niyo lahat, ibigay padala niyo sa akin yan. Alam mo kung saan ko gagamitin yan eh, sabi mo sa katabi mo, alam ng lingkod ng Diyos kung saan niya gagamitin yan. At ibabalik ng Diyos yan, sobra-sobra pa. Amen! Sa bago tayo tuluyang magwakas ay tawagin natin si Pastor Rodin sa... Tumayo, at tayo po ay manalangin. Amen! Let us seal this victory, let us seal this service with victory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Urabasanda lalabasa kaya lalabasanda. Father, we give you all the glory, all the honor. Thank you that it is God's time in our lives. Thank you that it is God's time in our ministry. Thank you that it is God's time in our family. Thank you that it is God's time sa mga baryo namin, sa mga lugar namin, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, ito na ang panahon ng aming pag-ani. This is the time, kagaya ng sinasabi ng Ecclesiastes, may panahon ng pagbunot, may panahon ng pagtatanim, at may panahon ng pag-ani. At ito na nga po ang aming panahon ng pag-ani. Salamat po sa buhay ng mga lalaking babae na pinili mo sa lugar na ito. Salamat po sa kanilang mga buhay, Ama, na nag-alay ng totohanan sa iyo. Salamat sapagkat gagamitin mo sila. That is not by their might, nor by their power, but by your spirit in their lives, by your anointing in their lives, by your wisdom in their lives, and by your power in their lives. And so, Father, let these ordinary men and women, O God, create the greatest miracle that Rebbe Isaiah has ever witnessed. Father, let their hands be anointed. Let their hands heal the sick. Let their hands, O God, cast out demons. Let their hands, Father God, win souls for Jesus Christ. And thank you, Panginoon, ang mga kabuhayan, mga Panginoon na yan ay inialay na para sa iyo for the end time harvest. Father, bless my brethren as they depart from this place, as they go to their barrios, Panginoon, as they go to their communities. O God, let the fire continue to aflame, Lord God. Let that fire, O God, continue, Lord, to burn all the iniquities, Panginoon, sa kanilang mga kinalalagyan. And Father, we thank you for, even as we depart from this place, your traveling mercies will be upon us. The man of God which you have used in this place, Father God, you will continue, Lord, to anoint him for greater manifestation of your glory in his life. We thank you and we bless you and we, Lord, ask for your preserving power in this place. Preserve the anointing, Panginoon, sa mga susunod na linggo. Dalhin mo ang maraming kaluluwa sa lugar nito, higit na gutom at uhaw para sa iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sineselyuhan po namin ang katagumpayan ng iyong banal na dugo, O Diyos. Pinaselyuhan po namin, Panginoon, ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng tinanggap namin, Ama. At ito, O Diyos, ay mananatili sa aming mga buhay, sa aming mga puso, at gagamitin namin paglipuran hanggang sa iyong kalawang pagbabalik. Father, we thank you and we bless you and we give you all the glory, honor and praise to Jesus alone. To Jesus alone be the glory. At ang lahat po ay pumalapat at magsabi ng Amen. Sa katabi mo, tagumpay. Patuloy na katagumpayan. So, tatapos, lumapit na rito lahat sa harapan, magpa-picture taking tayo. Lumapit na rito sa harapan, kahit na anong posisyon ninyo, everybody, lahat ay lumapit sa harapan, magpa-picture taking tayo. Bilisan na po natin, please. Takbo na po, lapit na po sa harapan, magpa-picture taking po tayo. Takbo na po lahat, galing na lahat, pati bata.
Kuya ate, matanda. Salamat po. Ate, ayos sila sa tumatay. Ano lobat na to? So much love in the kingdom.